Hello, Doc Philip! Kamusta, Philip? Ayos naman. Natupad rin yung pangarap mo. Doktor ka na pala. Nangarap na working student na ako ng scholarship. Wow! Ang talino mo naman pala, Doc Philip! Nako, napaka-humble naman talaga nitong kaibigan natin. Alam mo ba, Teresa? Napakaraming offer ng hospital sa Maynila. Gusto doon siya manggamot. Pero pinili niya, dito sa atin siya maglingkod. Eh kaya lang, alam mo naman dito sa atin, walang pera mga tao. Kaya kadalasan, tiway lang yung bayad sa kanya. Pero kung minsan naman, may nagpabayad din mga kakanin, prutas, gulay, ganun. At parang magkapera pa yan ng extra. Nagre-repair yan ng ventilador, TV, appliances. Ganyan kabait ang kaibigan natin. Laging may puso para sa nangangailangan. Diba, Doc? Ay nga pala, kaya ako nagpunta dito kasi may ibibigay talaga ako sa'yo. Para sa'yo. ₱20,000. Para saan to? May utang kasi ako sa'yo, di ba? Maupo ka muna? Hindi na. Sandali lang to. Oh, yung cheque? Kulang ba? Hindi nga kulang eh. Sobra. Hindi ko kailangan to. Ano ka ba? Kailangan mo yan. Bayad ko yan dun sa... Ano ba nakaka-insulto tong cheque-in to? Sorry. Hindi ko naman naisip na may insulto ka. Kailangan mo ng pera, kaya ako tumulong, kaya... Pag kailangan ko ng pera, magtatrabaho ako. Hindi ako maglilimos. Okay. Claro. Sorry. Philip, yung tungkol dun sa ginawa ko nun, alam ko na... Alam mo, Teresa, matagal na yun. Huwag na natin pag-usapan. Binalag lang yung cheque. Hala? Ah, init na ulo ni Doc Philip. Teresa! Yes, Philip. Baka pwede sa susunod eh. Huwag mo naman iharang yung sasakyan mo dyan sa harap. Nahirapan yung mga pasyente maglabas-pasok eh. Kita mo, ang dami kong pasyente. Ganun ba? O edi, hindi na mauulit. Doc. Kasi parang ako pa may kasalanan ngayon. Kasalanan? Wala. Wala kang kasalanan. Ba't nagtataray ka? Eh, kasi ang petty, di ba? Iniwan ko lang sandali yung sasakyan ko. Kailangan mo akong pagsabihan? Sinasabi ko lang naman sa'yo na sana sa susunod, huwag mong iyaharang. Maganda naman pagkakasabi ko sa'yo, ah. O, di hindi na mauulit. Okay? Oh my God, you know what? I'm really having a bad day. Pwede bang tapusin na lang natin to? Oh, sorry na. Hindi na mauulit. Okay na? Okay na tayo? Doc? Ha? Saan doon sa'yo ng doktor, Mother? Kailangan ko lahat yan bukas na umaga. Mother, seryoso? Seryoso ka ba sa tanong mo? Huwag mo nga akong kasualin. Anong hindi maliwanag sa mga instructions na binigay ko? Sabihin mo sa akin, anong hindi? Mother, Yes, Tere. Yes. Malinaw. We're on it. Good. I'll see you both tomorrow morning. Ayusin niya ngayon din. Ora mismo. Yes. Yes, Tere. Onay, lumi mo ta. Sa susunod na linggo, magtama ako sa kliniko. Sabi ko, Doc. Salamat, ha. Philip. It's nice to see na tumutulong ka sa medical mission namin. Doktor ako. May kapasidad akong tumulong. Tama. So I guess, bati na tayo? Bati? Hindi mo nakikipag-away sa'yo. Come on, Philip. Huwag mo iparefresh sa akin lahat ng ginawa mo. Tuwing nilalapitan mo ako, nakikipag-away ka eh. Hindi ako nakikipag-away sa'yo. Talaga? Anong ginawa mo sa akin kanina? Ano, di ba malinaw sinabi ko? Kailangan ko coordination. Magpaalam kayo. Which I actually think it's very petty. Bakit petty? Yung mag-park sa harap ng clinic mo, I get it. Kailangan ko magpaalam sa'yo. Pero really, yung medical mission, kailangan ko ipaalam sa'yo?
Alam mo kung ano talaga to? Pakiramdam ko minamarkahan mo yung teritoryo mo. Diyan ka, ako, dito lang ako. Ano mo, Teresa, minsan natatawa ako sa'yo eh. Hindi ka pa rin nagbabago. What do you mean? Ano, mga bata pa lang tayo. Ganyan na ugali mo, hindi ka marunong magpaalam. Ha, ganun ba? Paalam lang ba? Okay. Goodbye. Excuse me po, dadana. Ano yan? Bakit mo kinumbinsin si Mang Ruben na huwag magbenta na dito? Alam mong desperado yung sitwasyon nila ngayon at kailangan nila ng pera. Alam ko desperado sila. Kailangan nila ng pera. Pero hindi ako sigurado kung talagang gusto nila ibenta yung lupa nila. Baka pagsisihan nila. Pagsisihan? Bakit pagsisisihan? Binibigyan ko nga ng pagkakataon si Mang Ruben na maipagamot ang sarili niya. Hindi ka pa nag-iisip? Na tayo magmulaan. Ano ibig mo sabihin? Sinasamantala mo yung desperasyon nila. Alam mo, desperado na yung tao. Kukunan mo pa ng lupa. Excuse me, huwag ka nga nang bibintang. Alam mo, sinasabi ko lang naman sa'yo yung nakikita ko eh. Kung talagang gusto mong tumulong, edi tumulong ka. Hindi yung kukunin mo pa yung lupa nila. Tumulong na ako, di ba? Nagbigay ako ng pera kay Mang Apple, di ba? Pero alam nating pareho na hindi sapat yung perang yun para maipagamot si Mang Ruben. Maawa ka nga. Pamalay natin. Hindi pa naman natin nabibila kung magkano yung donasyon. Baka kakasya na yun. Huwag na tayo maglokohan dito, Philip. Tingin mo talaga, sasapat yung laman na alkansang yun para sa operasyon ni Mang Ruben. Philip, mag-isip-isip ka nga. Ano nga iningiti-ngiti mo dyan? Wala, may iniisip lang ako. Ano ba iniisip ko? Nandito ko sa harap ko, Teresa. Mayaman, may impluensya, malayo narating sa buhay. Pero saan ba nag-umpisan lahat ng yan? Di ba sa malit na alkansya? Nabalitaan ko yung promo nyo. Now what? Don't tell me mali na naman. Tinoble ko na nga yung presyo. Kinagamit yung sakit ni Mang Ruben para kumbinsin yung mga tao dito ibenta yung lupa nila. Mali yun. Excuse me, ginagamit? What are you talking about? Narinig ko yung anunsyo kanina. Na kung gusto nila tumulong kay Mang Ruben, wala silang pera. Pwede nila benta yung lupa nila. Oo, anong masama doon? Exploitation ang tawag doon. Maawa ka sa matanda, may sakit na. Ginagamit mo pa? Exploitation? Philip, ang mabait ng mga tao dito. You know that. Kita mo naman, gusto nilang tumulong kay Mang Ruben, di ba? Mag-aambag-ambag sila, makatulong lang. Pero hindi nila magawa. Dala na rin ang kahirapan dito sa bari maulan. So eto ko ngayon, gumagawa uli ng paraan para makatulong sila. Ang tawag doon, empowerment. Empowerment? Kukunin mo mga lupa nila? Bibilhin. There's a big difference, you know. Philip, hindi nagbenta si Mang Ruben ng lupa niya dahil kinumbinsi mo. Kahit na alam mo na yung pera makukuha niya sa pagbenta ng lupa niya, malaking bagay ang may tutulong sa kanya. So, eto ako ngayon. Gumawa uli ako ng paraan para makatulong. Ayaw mo na naman. May mali na naman. My God, maawa ka naman dun sa matanda, Philip. Ma'am, go ahead na po. Okay. I'll see you tomorrow. See you, ma'am. Don't be late. Yes po. Philip! Kumusta? Ayos lang. Ay nga pala. Marami na nga pala nagsipagsunuran kay Mang Ruben sa pagbebenta nila ng lupa. I'm sure you know. Hindi pa po sapat na panalo ka. Talagang papamukha mo pa sa akin, ha? Panalo? Bakit nagko-contest mo tayo? Hindi ko nasasagutin yung tanong mo. Dahil lahat naman na sinasabi ko, binabaloktot mo. Alam mo, Philip, bakit kasi kailangan mo yung manalo at may matalo? Hindi mo pwede pareho tayong panalo? Papaano? Join me. Huwag mo kasi akong kontrahin. Suportahan mo ako kung paano sinuportahan mo rin ako nung magbenta si Mang Ruben ng lupa sa akin. Alam mo, tinulong ko yung magkapatid benta yung lupa na yun. Dahil kailangan mabuhay ni Mang Ruben. Hindi nang ibig sabihin nun, sinusuportahan kita. Exactly. That's what I'm telling you. Tinulungan mo sila and as a result, natulungan mo rin ako. O di ba ang saya? Panalo tayong lahat. Ay, magaya na sinabi ko, lahat na sinasabi ko, binabaloktot mo. Dapat hindi na ako nakipag-usap sa'yo. Thank you.
aga-aga niyan, ha? Yung sinasabi ka? Yung mukha mo. Nakasimangot ka na naman. Ay, naku, Tere. Ang dami mong sinabi. Alam mo kung anong nasa isip ko lang ngayon? Sexual tension. Sama ba gising mo? Sama ng tingin mo sa akin eh. Hindi pa ako nag-uumpisa. Alam mo, Tere, yung mga ganyang awayan nyo, landian yan. Shut up! Sama nga gising. O, Teresa, papatingin ka? Talaga bang ginawa mo ng mission sa buhay mo na kalabanin ako? Kalabanin? Oo, kalabanin. Narinig ko yung sinabi mo kanina. Na kaya mo ginawa yung seminar na yon kasi para mapabuti ang mga buhay nila dito at hindi sila magbenta ng lupa sa amin. Alam mo, Teresa, hindi kita kinakalaban. Ginagawa ko to para sa mga kababaryo natin. Teresa, hindi lahat ng bagay tungkol sa'yo. Kung sinasabihan mo sila huwag sila magbenta ng lupa, kinakalaban mo ko. Alam mo, alis na ako. Papayawan ka? Alam mo kung anong hiyak siya, Philip? Sa malit mo tinitingnan lang lahat eh. Why don't you look at the bigger picture? Alam mo ba kung anong ginagawa ko dito para sa bari mo ulap? Nagdadala ako ng progress. Progress? Bebenta mo lahat ng lupa dito? Tapos magtatayo ka ng kasino? Yun na gusto nyo, di ba? Also, that's still progress. People from all over the country magdadagsaan dito. Sa tourism pa lang, buhay na ang ekonomiya ng lugar na to. Paano yung mga tao dito? Paano yung mga lupa nila? Saan sila pupunta? Bakit naman sila titira sa lupa nila kung hindi na sa kanila yung lupa na yun? Ano yung progress doon kung wala ng tao? Sino munlad? Kumpanya mo, hindi baryo maulap. Ang baryo maulap, hindi lang yung mga lupa rito. Ang baryo maulap, yung mga tao nakatira dito na pinag-iinteresan mo ang lupa nila. Sila ang iniisip ko. Ano, hindi naman dahil dyan eh. Pero dahil dyan, eh, kailangan nila tulong ko. Kailangan nila na ako mag-install. So, tatawagan nila ako, pupunta ako, mas kakausapin ko sila. May papaliwanagan sila. Alam mo yung mga bote na yan eh, makapagpaliwanag ng bahay nila. Kasabay nun, diliwanag yung isip nila na huwag na ibenta yung tupa nila. Wala ka bang ginagawa? Hindi ka busy? Wala, no? Parang busy ka sa pagsira ng mga plano ko. Yun na yung mission mo sa buhay, no? Teresa, hindi yun ang gusto ko. Oh, clearly, yan ang ginagawa mo. What? Tungkol ba saan? Tungkol ba to dun sa nung mga bata pa tayo? Umalis ako na hindi rin papaalam sa'yo? Okay, I'm sorry. Pero kung pinaparusahan mo ako dahil doon, my God, wag mo idama yung mga tao dito kasi kawawa naman sila. Teresa, hindi ko pinili na magtrabaho sa malaking ospital o umaman. Pinili ko, alagaan tong baryo maulap. Pero dahil sa ginagawa mo, mawawala tong baryo dito. Ginagawa ko to para alagaan ang baryo maulap. Ngayon, kung iniisip mo na kinukontra kita sa gusto mo, nakakamali ka. Dahil ikaw kumukontra sa misyon ko. Pagod na din ako makipag-away, Philip. Eh, hindi ba tayo pwede mag-usap ng civil na lang? Yung maayos lang? Ano ba problema mo? Just tell me. Hindi, kasi naubos na yung materialis na galing sa NGO. Tapos na nga ako si Mayor na magbibigay siya ng pera. Pero biglang umatras. Bakit? Mahal ba yung mga materialis? Medyo, so walang pera. Hindi ko man kaya abunuhan. Sayang lang dahil marami may gusto niyo yung solar light bottle na yan eh. Ay, ano kaya mga politiko na yan talaga? Pakahirap kausap pa. Bago-bago ng isip. Alam mo, sayang kasi maganda talaga yung project mo. Ano mo nasabi yun, di ba? Ayaw mo itong project na to. Yeah, I know. Pero, narealize ko, maganda naman kasi talaga itong project mo, solar light bottle. Parang katumbas lang yan nung namigay kami ng mga rechargeable lamps and fans, di ba? It's the same. Seryoso ako dyan sa sinasabi mo? Oo naman. Ano ko ba? Ba't ba ayaw maniwala? O sige, ganito na lang. To prove to you na seryoso ako sa paniniwala ko sa iyo, irerekomend ako sa kumpanya namin na suportahan yung project. Fair enough?
Gagawin mo yan? Of course. Bakit naman hindi? Sigurado kang gagawin mo yan? Ay, naku, Philip. Alam mo kung minsan, dapat, totoo magtiwala sa kapwa mo. Ay, hindi. Hindi kami ganun. Ang kumpanya ko pag sumuporta, all out. Teresa, inagaw mo yung project ko? Excuse me, inagaw? Oo, inagaw. Project ko yun eh. Pero dahil may pera kayo, inangkin mo. Iyon na. Philip, as far as I'm concerned, hindi ikaw ang nag-imbento ng solar light bottles na yan. So what, dahil ikaw ang una nakaisip, hindi namin pwedeng gamitin para makatulong? Hindi yun ang sinasabi ko. Eh ano? Anong gusto mo, Philip? Credits. Gusto mo ng credits? Gusto mo ikaw ang purihin ng mga tao dito, no? Hindi. And then what? What do you really want? Gusto mong makatulong dito, hindi ba, para guminhawa ang buhay ng mga tao dito? Para kahit wala silang kuryente, may ilaw sila. Oh, humingi lang naman din ako ng suporta doon sa NGO na kinatulong mo. Basically, lahat ng ginawa mo, inuulit ko lang. But on a bigger scale, para mas marami matulungan. Alam mo, ginagamit ko tong project na to para kumbinsin ang mga tao dito wag benta yung lupa nila. Pero ikaw, ginamit mo to para ano, pabawin yung pangalan nyo? Para kumbinsin yung mga tao dito ibenta yung lupa nila? Alam mo, Teresa, yan isang bagay na ayoko mangyari. Philip, I don't know what you're talking about. Andito kami para tumulong, okay? Stop being immature. Yung kooperatiba ang sinasabi mo, walang pupuntahan yan. Bakit naman? Bubuo ka ng kooperatiba para gumawa ng pera? Oh, yung mga taga dito, saan naman nila gagamitin yung perang inutang nila? Eh, minamalas na ang baryo maulap. Diba? Ang mga pananim dito namamatay. Ang mga hayop pinipeste. Yung utangin nila, saan nila gagamitin? O di mas lalong nalugi ang mga tao dito? Hindi mo ba narinig? Dumating na swerte dito sa baryo maulap. Nandito na yung Rosales Group of Companies. Wow. Kinakausap ka na maayos. And you decided to be sarcastic. Alam mo, Teresa, kinausap din na kita ng maayos, di ba, na isang araw? Akala ko, susuportahan mo ako dito sa proyekto. Pero ano ginawa mo? Kinausap mo si Mayor para itigil yung project. Para agawin mo ito. Gaya nga na sinabi ko, hindi ikaw ang nag-imbento ng solar light bulb. Alam ko, pero hindi mo kailangan pamukha sa akin na tanga ko. Pero ano ginawa mo? Tinuloy mo pa rin para magmukha akong tanga. Tapos ngayon, sasabihin mo, sarcastic ako. Ah, so lahat ng to, ginagawa mo dahil galit ka sa akin? Hindi. Ginagawa ko to para sa baryo mo ulap. Ayokong napapagsamantalan sila. Pero aminin ko, ginaganaan ako magsalita. Dahil ginagalit mo ko. Good morning po, Boss Tere. Boss. And you are? Boss, si Pedro po. All around security natin. Di ba nagpapahanap ka? Maganda umaga po ulit. Boss, bakit pumasok na kayo? Okay na ba yung pakiramdam niyo? Obvious ba? Kamusta ka na, Teresa? Okay naman. Nakapasok na ako, di ba? Di ba halata? Teresa, kinamutuan ni Doc Philip kagabi. Kaya kanya kinukumusta dahil pasyente ka niya. Mukhang ayos na siya. Sige, tutuloy na ako. Pero dadala kita ng pagkain mamaya para hindi mo makalimutan kumain. Mauna na rin ako. Pwede ba tayo mag-usap? Ano itong ginagawa mo? Niloloko mo yung mga tao. Galit na galit ka sa akin, di ba? Dahil sabi mo na niloloko ako. Look at you. Ano pinagkaiba na ginagawa mo sa kinagawa? Ano ibig sabihin? Niloloko mo sila. Pinapapaniwala mo silang maihimala. Para ano? Para sumali sila dyan sa kooperatiba mo. Really? Seriously? Magic fertilizer? Galing sa tatay mo. Pinagsasabi may magic fertilizer na yun. At yung pagtulong ng tatay mo, hindi ko ginagamit yun para mag-recruit ng mga tao dito. Sila ko usap pumupunta. Bakit hindi mo sila tinatama? Bakit hindi mo sabihin sa kanila na walang himalang nangyayari, na imposible yung magkaroon ng magic fertilizer na yun? Di ba, doktor ka? Bakit ka naniniwala sa mga ganyan? Alam mo, kung yun ang nabibigay sa kanila ng pag-asa, sino ako para kunin yun? You're giving them false hope.
Alam mo, Teresa, wala ako pinapangako sa kanila. Nandito ako para sa kooperatiba. At yung iba lang nangyayari, kanya-kanyang paniwala yan. Labas na ako dyan.